ang aklat ng Eklesiastiko, na kilala rin sa tawag na ang karunungan ni Jesus, anak ni Sirak, ay sinulat sa wikang Hebreo ng isang nangangalang Jesus o Josue at isinalin ng kanyang apo sa wikang Griego. Napapaloob sa aklat na ito ang ilang mga tradisyonal na katuruan tungkol sa karunungan at ipinapahayag na ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na karunungan. Si Elias. Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy. Parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan. Pinadalhan niya sila ng tagutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at tatlong ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagila-gilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makakatulad sa mga ginawa mo? Binuhay mong muli ang isang patay. Inagaw mo siya sa kamatayan sa ngalan ng kataas-taasang Diyos. Ibinagsak mo ang mga hari at pinukaw ang pagtulog ng mga maharlika at pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan. Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos doon sa bundok ng Sinai at pangakong parusa para sa kanyang mga kaaway. Ikaw din ang nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti at sa propetang hahalili sa iyo. Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lulan ng isang karwahing hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw, para pagkasunduin ang mga magulang at mga anak at muling tiponin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at ang mga namatay na umiibig, sapagkat kami rin ay tiyak na mabubuhay.